I remember that when I went to the lolas, ginagamit pa ang pangtakot sa mga bata. Gusto mo, ibigay kita sa hundyo. Ako naman, ay, ang hundyo yun, no? So there was that kind of condescending or whatever attitude that we had against the Jews. Meron pa nga tayong prayer eh, pero tinanggal na ngayon. This document reminds us that Christians and Jews have a common spiritual heritage, and it encouraged mutual understanding and appreciation, especially by way of biblical and theological inquiry. How do they do theological studies and biblical studies? Through friendly discussion. Tignan po yung picture na ng mga studio who are under the trees there in the Dome of the Rock. Father, pumunta ka sa Dome of the Rock? Sa Dome of the Rock sa Israel. Di ba doon mga malalaking punong kahoy? At araw-araw may mga studio doon. They are formed in a circle with their kippah. And what are they doing there? They're studying the Torah. Because you cannot be a good father without knowing your Bible. People will look down on you, mga serious na Hudyo, will look down on you if you are a father and you do not know your Bible. The Bible that I'm referring to here for them is the Torah. Kailangang alam mo yung ituturo mo sa mga anak mo. Kaya nga ang ating dasal ay our father, ang ginawang example ay father, kasi the father, the role of the father, no, in Jewish milieu, in Jewish society, is very, very important. Kumuha ko ng mga pictures doon ng mga tatay on a Sabbath day. Nako, on a Sabbath day, babasa lang yung babae ng newspaper na naglalakad papunta sa, ano, sa sinagog. Yung lalaki, hawak-hawak niya yung anak niya, nandito yung isa, hawak-hawak niya yung isa, hinihilan niya yung isa. Sabi ko, wow naman, ang galing. And then Shabbat, they go to the park. And then they celebrate the Iftar. And it is the father initiating all this. Kasi fatherhood for them is very, very, it's a serious matter. No? And I think that is one of the questions na, sigurado bang hindi nagkasawa si Jesus? Kasi sa mga Hudyo, dapat meron kang family. Descendant. No? So, kung hindi nagkasawa si Jesus, ay hindi naman talaga, hindi nagkasama yung sinus, that is getting out of the box again of that particular culture. Ganon din kami, ang nanay ko, bakit siya namatay, nagmamakaawa. Pwede bang mag-asawa ka na? Ikaw naman ang nagsabi sa akin na ibigay mo ang sarili mo sa Panginoon, bahala siya sa iyo. Ay, hindi, kasi paano yun kung mag-celebrate tayong when they butcher the pig, Father, di ba? When they butcher the pig, they go to your descendants. They go to yung mga ninuno mo. Ito ay pakisabi naman sa ano, sa maknungan, sa God, na tumulong siya na hilumin itong may sakit na apo ni ganito, na apo ni ganyan, na ganyan, ganyan, ganyan. Mm-hmm. And then they trace. Eh, paano na yan natin pag dumating sa pangalan mo? Period. Sabi ng nanay ko. Ay, sabi ko, period talaga. Kasi wala naman talaga ako kung descendant. Marami na lang akong pamangkin. O, 36 na sila. Dadagdagan pa ba yan? Tapos sabi niya, hindi. Yun ang going out of the box. It is cultural na you should have a descendant, but then you can get out of that box and have your own more noble resource there. Kayo naman, may anak kayo ng anak, kaya ako nag-alag. Kasi ang nanay ko, the only child, ang tatay ko, the only son and youngest pa of three. So you can imagine an only child and the youngest son, only boy, yung union nila, naku, ako naging nanay, tatay. Ako naging natay. Pero sabi ko, siguro ito ang natay. Pag sasabi ng mother ko, nakili ka, magdasal tayo. Anong istatwa, ma? Ang gamitin natin, St. Joseph. Sige, sigurado yung pagdasal namin si Papa. Sige, so St. Joseph. Pag sinabi niya, Holy Family, puntis ka na naman, ma? Oo. Pagdasal natin, ma, para yung kapatid mo maging lalaki. Yata yung mga babae. Kasi mahirap maging babae, sabi niya. Lalaki na lang. O sige, isa tayo. Kaya yung kapatid ko, Joseph Jr., Johnny, James, yan. Kakasunod yan. Doon talaga ako umilip sa prayer. Grabe. Paglabas, lalaki na naman. Paglabas, lalaki na naman.
So, the document promoted among other strategies, ganyan, magkwento kayo sa ano nyo para walang matutulog. The document promoted among other strategies for developing a better understanding of Judaism and its relationship to Christianity. Kailangan ng research among specialists, particularly in the field of exegesis, theology, history, and sociology. Sana next year, ano, I'll ask Sir Light to invite Sister Miriam. Sister Miriam is very good in exegesis, hermeneutics, and she's very good in Hebrew, and very good in the major languages of the Bible. So we can learn a lot from her. She was my classmate in Mary Hill School of Theology. So, for biblical scholars and educators, a more focused study of the Pontifical Biblical Commission. Ayan yung lumabas, the interpretation of the Bible in the church. The interpretation of the Bible in the church. Doon lumabas yung always pay attention to the three stages of tradition when you speak about the gospel. The first stage of tradition is the life, the words, and the works of Jesus in Palestine. So, nabuhay muna siya, nagsalita siya, marami siyang ginawa, nakita ng kanyang mga alagad. Second, after the resurrection, the preaching of the gospels. The preaching of the gospel all over to Judea, Samaria, and to the ends of the earth, represented by St. Paul. So, makita natin yan sa Acts of the Apostles. And the third stage lang, yung writing of the gospels. So, yung writing of the gospels, no, yung what is written in the gospel is not everything. Kasi nung nagkaroon ng oral tradition, the second stage is the oral tradition, nung nagkaroon ng oral tradition, maraming mga pieces of information, mga stories na hindi include dito sa written word of God. And that is why you find in John, no, that many things have not been written. And even in the preface of Luke, sinabi doon, hindi lahat ay naisulat. Pero kukunin ko lang yung naisulat, sabi niya, and I will arrange it in an orderly manner. Anong ibig niyang sabihin ng orderly manner? He will arrange it according to the theme of his mind. And you have to enter his mind to be able to see, bakit ganito ang arrangement ni St. Luke? Bakit ang ginamit niya ay ano, Sermon on the Plain? Bakit dito sa kay Matthew, Sermon on the Mount? Bakit doon kay Matthew nagbigti si Judas? Bakit doon kay Luke hindi naman nagbigti kasi pumunta daw doon sa cemetery tapos nagtisod siya. Tapos yung kanyang nasagasaan yung bato at lumabas yung kanyang intestines. Sino ngayon ang nagsisinungaling? Si Luke ba or si Matthew? Yung mga ganyan, kailangan kalkalin natin. We have to dig. What are the theological slants or ideas that are found behind the text. Ito, yung Pontifical Biblical Commission ang stipulate niyan. And the title of that particular part in that document is called The Interpretation of the Bible in the Church. This one approved the adoption of Jewish approaches. Kasi binibigyan pansin yung mga Jewish approaches noon. Kasi nga, Jewish. Our mindset, dahil Jewish, wala nga yan. Pag sinabi mong Pampanga, Kapampangan, masarap ang pagkain. Di ba? Merong lata noon. Marunong silang magluto. Pag sinabi mong Ifugao, ang lumalabas siguro sa imagination nyo, yung mga nakabag. Wala nang nakabag ngayon. Di ba? Di ba, Father? Civilized. Meron pa ba sa inyo? Meron pa mga matatanda. Sa ano? Sa pinaka-remote pa. Very practical ngayon eh, kasi ganyan lang. Pagkatapos, pag umupo ka dun sa bato, very, kaya ito nila, very ano tawag ito? Very strong, oo. Kasi na, but, very practical. Kahit si Bishop, sino sa bantok? Clavero, so, Jewish biblical scholarship in all its richness, mayaman, makikita natin mamaya, mayaman from its origins to antiquity down to the present day. It is an asset of the highest value for exegesis in both
testament. So yung pinag-aralan namin doon sa Aros, sa Bakol. Bakol means daughter of the voice. And this is the concrete, explicit response to Nostra Aetate. Because this particular institute gives importance to both Jewish as well as Christian traditions. Right? So, in the new millennium, the same commission in the Jewish people, ito yung ano article, and their sacred scriptures in the Christian Bible, emphasize that the Jewish scriptures have a permanent value and authority as divine revelation, and pointed out that the New Testament cannot be properly understood apart from the Old Testament and the Jewish tradition which transmits it. If you look at the, even just the gospel, you will find a lot of quotations from Isaiah, from the prophets, that is taken from the Old Testament. Even what Jesus said, man does not live by bread alone, it is also taken from Deuteronomy. Alright? So, we cannot separate the two. Kaya, it is advisable that if you have a Bible, it should be the whole Bible. Both Old and New Testament, the Catholic version, of course. Because the non-Catholic version does not include the Deuterocanonical book. Very funny kasi Deutero, semi-canonical. Semi-canonical. Tapos, bakit hindi na lang canonical? Anyway, the Jewish tradition includes ways of reading and studying the Bible that are different from those that are used by Christians. So, for the past years, we Catholics have been moving slowly towards a deeper appreciation of our rootedness in Jewish religious thought and practice, and have begun to rediscover the richness of the tradition that was dear to the heart of Jesus. Kaya yung aking itunto sa inyong methodology, this is a Jewish methodology which I believe even Jesus used it. Why? Because Jesus was a Jew. And they don't speak of Catholicism during the time of Jesus, by the way. There were no Christians during the time of Jesus. It was only in the Antioquian church. I'm joking, but we always say in class, sinong teacher natin, I will belong to the Antukin Church. So in direct response to the call of the Church, the Bakol Institute in Jerusalem has been promoting a Jewish reading of scripture and Jewish modes of prayer for Christians, which I will introduce to you after the break. Thank you very much. Thank you. Can you get me one? I have a hard time standing. Oh, okay. I will get you your snacks. Then, because they will believe you if you get two. No problem, I will. But yeah, just tell them that this is for Father. Ah, kasi sabi mo, mag-attend sana ako yung kanilang ginagawa. Ay, but I cannot eat here, I have to eat there. Pero ngayon, I think they'll understand. May conflict. I can answer it. The chair is too small for you. No, I have a doubt right now. I have a test for it. What did you eat yesterday? The beans, no. Kind of father, that is the one causing now? Maybe. Because there are beans. Brother, also for Father Charles, very good. Thank you. Pwede bang ikaw lang Sa
for work ko lang. Happy mission. Ito. Lagay mo sa CCLS. Ano? Big joke mo. Ayaw ko. Wala na, di ba? Number mo ito? Ayan, number yung siya yung base wrap. Okay. Oo, smart siya. Father Charles. Hello. Pero ngayon ang last.
masaya pa ba? Ano ba, ano sinasabi nito? Hello, good morning ma'am. Sa imo, schedule diri. Diri, dito sa Bigla Parish, National Center ng Pumapis City. Karong, this May 30-31. Ambo, these are the expected participants. 100 is coming from the shelters. Ay, coming from Gikan. Alagad yung kanina ng sa PEC or sa pwede magdala ka uban ma'am diri. Magdala ka uban ma'am. Pwede ka, you can have a container of a party na have a sa iyong na sa iyong ticket. Na ako three, naka-obtain na talaga na sa there were three who attended. Your April 22, pwede ko sila makatapang sa birthday. Ay, maka- pwede mo pala makauban ma'am. Tingin mo lang kasama. Diri. Refund sa inyong tickets. Ay, sige. Hindi pa gano'n yung fear.